mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan at si Monica Veralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Pilipinas nasa low risk classification na ng COVID-19. Bagong COVID-19 variant na B.1.1.318 na itala. Mga bata, pinagbabawalang mamasyal sa Dolomite Beach sa Maynila. 100 tauhan ng Manila Police District magbabantay na sa pasyalan. Seguridad ng mga sementeryo hinigpitan kasabay ng unti-unting pagdagsa ng mga tao. Mga bata, pinagbabawalan na makapasok. Bilang ng mga paaralan, nalalahok sa limited face-to-face classes, nadagdagan pa. Pagsisimula ng physical classes sa November 15, tuloy na. Davao City Mayor Sara Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa nagpulong ukol sa 2022 elections. Gobyerno maglalabas ng 1 bilyong piso para sa pantawid pasada program ng LTFRB. Pagtataas sa 100% seating capacity sa mga PUV, inirekomenda na. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts sa UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita, dumagsa muli ang mga namamasyal sa sikat na Dolomite Beach sa Maynila nitong weekend kung saan may ilang pamilya na kasama pa ang kanilang mga anak. Subalit pagdilinaw ng palasyo, ipinagbabawal sa mga bata na magtungo sa pasyalan. Paalala naman ng Department of Health sa publiko, hindi pa natatapos ang pandemya. Ito ang balita ni Rosa Nicos. So hindi pa po pwede talagang magpasyal-pasyal ang mga bata. So una-una na nanawagan po kami sa ating mga kababayan, no? Pandemya pa po. Bagamat bumababa po ang mga kaso natin, inansyan pa po si COVID-19, no? So wag po tayo magpabaya, no? Kinakailangan po mask, hugas, iwas, at kung kakayanin na, bakuna nga po, no? Nananawagan din po kami sa kapulisan, siguro diyan po sa Maynila, no? Kinakailangan po ipatupad natin yung social distancing, no? Ito ang paalaala ng Malacañang pagkatapos ng 2 linggong magkasunod na pagdumog ng mga tao sa Manila Bay Dolomite Beach, kabilang na ang mga bata. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi pa rin maaaring mamasyal ang mga bata dahil bawal pa rin ang non-essential trips sa mga menor de edad. Dagdag pa nito, kahit mataas ang vaccination rate sa Metro Manila, mayroong breakthrough infections, kaya dapat manatili sa pagsunod sa health protocols ang mga kababayan upang maiwasan ang super spreader events. Sa dami ng taong bumisita sa Dolomite Beach kahapon ng umaga, hindi na nasusunod ang social distancing at may ilan ding napaulat na hindi nakasuot ng maayos ang face mask. Kaya naman muling nanawagan ng Department of Health sa publiko na huwag baliwalain ang ipinatutupad na health protocols. Tinanawagan pa rin kami sa ating mga kapwa national government agencies and to our local governments. Sana po ipatupad po natin kung ano po yung mga safety protocols natin. Katulad ng lagi nating sinasabi, hindi pa ho tapos yung laban, nandito pa ho yung virus. Kailangan po tulong-tulong tayo. Huwag tayong maging tampante, maaring lumabas, pero kailangan mag-iingat pa rin tayong lahat. Una nang sinabi ni DENR Undersecretary Benny Antiporda ang posibilidad na limitahan ang dami ng mga papapasuking bisita sa Dolomite Beach. Again, I spend about 15 minutes and since hindi na po 15 minutes, pinababayaan na po kahit magtagal sa loob. Eh, titignan po natin yan kahit tuloy-tuloy pa, no? Tuloy-tuloy pa yung dating ng tao, maaari yung ibalik namin yung time limit ng pagbisita. Samantala, binigyang diin ng palasyo ang posibilidad na ma-downgrade sa Alert Level 2 ang Metro Manila kung magpapatuloy ang pag-inam ng COVID-19 situation sa rehiyon. Gayunman, hindi ito mangyayari kung magpapabaya ang publiko at magiging kampante sa gitna ng nagpapatuloy pa ring pandemya sa bansa. Rosa Nicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-deploy na ng nasa 100 tauhan ang Manila Police District sa
vicinity ng Dolomite Beach. Ayon sa Philippine National Police, makikipag-ugnayan na rin sila sa DNR at DOT upang bumuo ng epektibong paraan sa pagbabantay sa pasyalan. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Umabot sa 65,000 ang nagtungo noong Linggo sa Dolomite Beach base sa pagtaya ng PNP Manila Police District. Kaya naman, ipinahinto na ng mga otoridad ang pagpapasok dito nang umabot na sa 4,000 nasa loob. Ngunit sa kabila nito, punong-puno pa rin at siksikan ang mga nakapasok base sa kuha ng UNTV drone. Kaya naman si PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, ipinag-utos na sa direktor ng Manila Police District ang pagpapakalat ng dagdag na tauhan sa lugar. Kasama sa aking direktiba ang pakipag-ugnayan sa DNR at lokal na pamahalaan upang magkaroon ng maayos sa sistema, lalo sa pagdadala ng mga bata na nakita natin sa video at sa mga litrato na kumalat sa social media. Kinumpirma naman ni MPD Director Police Brigadier General Leo Francisco sa UNTV na nagpakalat na sila ng 100 tauhan na magbabantay sa Dolomite Beach. Bukod sa MPD, mayroon ding mahigit sa 30 tauhan ng PNP Maritime Group na nagsasagawa ng foot patrol, bike patroller at seaborne sa bisinidad ng Dolomite para magbantay. Sinabi rin ni General Francisco na nakikipag-usap na sila sa DENR at DOT kung paano masusolusyunan ang pagdagsa ng tao sa Dolomite Beach. Sa pagdami ng tao natin sa Dolomite Beach, yung last 2 weeks, nagkaroon kami ngayon, ongoing ngayon yung aming pakikipag-usap sa DNR at sa ating DOT kung paano natin ma-improve pa yung kasalukuyang naging sitwasyon nung nakaraang 2 linggo. At pagkatapos siguro nito, may mga pagbabago kaming ipapatupad sa pagpapasok at pag-aantabay sa ating mga tao. Paalala pa ni General Eliazar sa publiko, hindi batayan ang Alert Level 3 sa NCR para ilabas ang mga bata sa mga pasyalan. Naunawa natin ang kasabikan ng ilan nating mga kababayan na lumabas dahil sa mahabang lockdown. Subalit hindi dahilan ito upang ipagsawalang bahala ang kaligtasan ng bawat isa, lalo na ang mga batang isinama nila gayong malinaw sa patakaran na hindi pa pwede silang lumabas under the COVID Alert Level 3 status. Apila ng PNP sa publiko, magkaroon ng disiplina lalo na sa pampublikong lugar para sa kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay din sa disiplina natin sa sarili, kaya tutulong ang mga pulis upang ipalala ito sa inyo dahil baka humabol kayo sa undas kung patuloy ninyong babaliwain ang mga patakaran para sa inyong kaligtasan sa gitna ng pandemya. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang isasara sa publiko ang Dolomite Beach sa Manila para sa regular na maintenance nito. Ayon kay Manila Bay Coordinating Office Deputy Executive Director Jacob Miemban, buong araw na isasara ang Dolomite Beach tuwing Biyernes upang magkaroon ng oras sa isasagawang paglilinis at pagsasaayos nito matapos ang pagbisita ng libo-libong mga tao. Inatasan na rin umano nila ang mga nagbabantay na ground commander na pansamantalang isasara ang pagpasok ng mga tao sa may Pedro Hill entrance. At sa halip ay pinapayuhan ang mga bibisita na pumunta muna sa may Remedios. Layo nito na kontrol din at hindi na magkasabay-sabay sa pagpasok ang mga tao para maiwasan na maging super spreader event ito. Nadagdagan pa ang bilang ng mga eskwelahan na lalahok sa pilot implementation ng limited face-to-face classes. Ayon sa Department of Education, tuloy na ang pagsisimula ng physical classes sa November 15 para sa public schools, habang November 22 naman ang mga pribadong paaralan. Ito ang balita ni Janice Enhente. Mula sa 30 mga paaralan na lalahok sa pilot implementation ng limited face-to-face classes, as of October 25, 2021, umakyat pa sa 90 ang mga eskwelahan na handa nang magsagawa ng physical classes sa mga estudyante. Mula sa Region 1 at 3, tig 10 eskwelahan na ang nakahandang sumali sa limited face-to-face classes. 5 sa Calabar Zone Region, tig 3 sa Bicol at Western Visayas Regions,
8 sa Central Visayas, habang 10 naman ang sa Eastern Visayas. May 8 rin na manggagaling sa Zamboanga Peninsula, 6 sa Northern Mindanao, may 8 sa Davao Region, 5 sa Sokcergen at 14 naman sa Caraga Region. Ayon sa Department of Education, tuloy-tuloy na sa November 15 ang pagsisimula ng limited face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan. Habang sa November 22 naman ang schedule ng private schools. Kumpiyansa ang DepEd na bago pa man ang November 15 ay makukumpleto ang 100 eskwelahan na orihinal na target na lalahok sa pagpapatupad ng face-to-face classes. So, kung makukumpleto natin yung 100 public schools, ako naniniwala dahil even as mayroong nag-back out, mayroon namang sulat ng sulat sa akin na mga mayor, mga parents na gusto nila ang face-to-face. Pagkatapos, idagdag natin yung 20 private schools. Tapos sa international schools, so far, isa pa lang ang talagang complete na proposal. Tapos, kailangan din ng orientation para sa parents, sa LGUs, at saka sa school personnel. Hindi pwedeng magbukas na lang tayo dadating yung mga bata. Ibinahagi rin ni Secretary Briones na bakunado na laban sa COVID-19 ang nasa 93.2% ng mga school personnel na makakasama sa physical classes. Bagaman nauunawaan ng DepEd ang saloobin ng mga magulang kung saan may ilan ang ayaw pa rin payagan ang kanilang mga anak na maging bahagi ng limited face-to-face classes, ipinunto ng kagawaran ang mahalagang papel na gagampanan ng mga magulang at iba pang mga sektor sa oras na umpisahan na ang physical na pagpasok sa eskwelahan ng mga bata. Ang parents, siyempre, naintindihan natin ang concern ng parents. Ang ano nila, ang tinitingnan nila, yung kapakanan ng kanilang mga anak at saka safety ng kanilang children. Ang mga studies nagpapakita na mas resilient ang mga bata sa COVID-19. These are global as well as local studies. But we should not also take things for granted. Kasi they can pick up the virus in other places. Kaya kailangan ng cooperation talaga ng parents, ng transport, service providers, etc. Hindi lamang yung sa eskwelahan. Samantalang muli rin iginiit ng kagawaran na limitado pa rin ang oras at schedule ng gagawing face-to-face classes at isa sa ilalim sa matinding assessment para matukoy kung itutuloy na ang pagpapalawig ng implementasyon nito sa Marso ng susunod na taon. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue.